Welcome to Cucina ni Deli. Sabay-sabay po tayo. Ng laing. So, inimbitahan ko po ngayon ng expert na magluto ng laing, ang aking mister. Magandang umaga po sa inyo, sa mga nanonood. Ako po ay muling naanyayahan dito sa pagluto po ng laing dahil special po ako magluto ng laing. Kaya po ako eh, alam niyo po, busy-busy ako sa work, kaya ngayon na po ako ulit na hindi na-imbitahan dito ng aking missus. Okay, so second time niyo po ngayon sa kusina ni Deli. Okay, so here are the ingredients. So ito yung dahon ng gabi or laing. Then ito naman yung pusit. So optional po, pwede rin po yung dilis. Okay, so alamang. Ito yung bawang, luya, sibuyas, labuyo, siling labuyo, and then coconut milk, cooking oil, then black pepper. Okay, lagyan natin ng oil para sa ating pagigisa. Ito, kailangan, kung kayo magigisa, ramdam nyo para siya masarap. Unahin ko ang sibuyas. Ah, sibuyas ang inuuna mo. Sibuyas ang inuuna. Kasi pag bawang inuuna natin, madali siyang pupula. Pag medyo golden brown na siya, tsaka natin ilalagay ang bawang. Medyo golden brown na siya, susunod natin ngayon ang bawang. Para, kasi kaya natin ginigisa para lalong masarap ng ating pagluluto. Ah, okay. Ngayon, sunod natin ang bawang. Asa sa inyo, kung gusto niyo ng medyo golden brown, asa sa inyo naman yan eh. Kung gusto niyo talaga ng medyo sunog-sunog, asa sa inyo rin. Magluto, bawang ang inuuna ko, then luya. Yeah, yung kasi bawang nga, sabi ko nga sa'yo, madali siyang masunog. Pero pag onion, matagal kasi ano siya, bago siya mga, okay. Kaya, pagka medyo golden brown na siya, at pwedeng makikita na natin na ganito, ilagay na natin ang luya. Kasi yung luya, pampabango, at pampaalis din ang, nakaka-absorb din siya ng kape ng dako ng laing. Kaya kailangan medyo maraming luya. Nakaka-absorb kasi siya. Kasi minsan kasi ang mabibili natin ng laing leaves ay medyo makate. Kaya naman nilalagyan ng luya para ma-absorb niya yung kate ng laing leaves. Pag medyo golden brown na siya, pwede na natin ilagay ngayon ang pangalawang gata. Ito po yun. Pangalawang gata yan. Pangalawang gata to. Hanggang sa siya ay kumulo, tapos lalagay natin mamaya yung alamang. Pakukuloyin muna at ilalagay ang alamang. Napakasarap nito, kala nyo, pag natapos to. Ay! Masarap siya. Kasi, kaya kung inuuna na to, yung ikalawang gata, kasi dito natin palalambutin ang laing leaves. Para siya, mamaya, masarap na masarap.
Kaya, takulpan muna natin. So, ngayon naman, buksan na natin to. At ilalagay natin ang alamang. Kasi ang ginagawa kasi ng alamang, para lalong sumarap, isasama natin sa gisa tulad nito. Pag nahalo niya, mararamdaman niyo mamaya kung gaano kasarap siya. Yan yung pagluto ng laing. Dahil mamaya, isasama na natin dito yung dips ng laing. Pag medyo kumukulo na, lalagay na yung dahon at laing. Tapos hihinaan na natin siya ng apoy. Kasi hindi siya pwedeng malakas eh. Kasi masyado matutuyo siya, baka masunog. Kaya dapat kung magluluto kayo ng laing, smooth lang ang apoy. Okay, ha? Ilalagay ko na. Ilalagay na yung dahon yung ng gabi. Gabi. Depende po sa inyo kung gaano kadami. Ayun na po ang bahala. Depende rin po kung gaano karaming gata ang ilalagay nyo. Kaya yan, inuna muna natin yung pangalawang gata para siya masya maluto ba. So, 2 pieces na niyugyanan ako. 2 pieces na niyo ito. Ba, kung sa titingnan natin, 60 pesos. Takloban na natin siya hanggang sa malanta ang dahon ng gabi. At hinaan na natin. Ang apoy. Okay. Medyo lanta na siya. Pwede na natin ngayong ilagay yung purong gata. Para makasama siya mamaya hanggang sa mapakulo ng mapakulo. Lagi natin tatandaan, ang pagluluto po ng laing ay dapat ay tayo posisyoso kasi po matagal talagang magluto niyan. Hindi po kasi pwedeng mabilis ang luto niyan dahil wala pong, hindi po masarap. Dapat po talaga matyaga at mahina lang talaga ang apoy. Ayan po. At lulutuin po natin ulit siya ng another 30 minutes hanggang sa lumambot na. Lalagyan po na natin na ngayon ng paminta. Para mamaya malasang na siya kanina. Okay, takulban ulit natin. Okay na. Pag ganitong medyo golden brown na siya, pwede na nating isama yung pusit para pag hahango natin mamaya, luto na rin siya. Ilagay na natin siya. Yung ikalat lang natin para mamaya pag hahango, talagang masarap na siya. Nakita niyo naman ha, napakaganda ho. Talagang masarap siya. Another siguro mga 10 minutes, pwede na siya ating hanguin siya. Okay, sige, titingnan natin no, ang texture niya. Mukhang masarap na masarap talaga. Titingnan nyo. So, luto na yan. So, luto na po ito. Papatayin na po natin siya. Patayin na natin ang apoy. And ready na yan for serving. Okay, so heto na po yung niluto ng aking mister. So, tikman ko na nga kung masarap. Sarap, walang kate. Kasi yung ibang nakitikman ko makate eh, ito wala, saka hindi siya manansa. Sarap. Thank you, mister, ha? Kung matitikman nyo lang po, eh talagang napakasarap po nito. Okay, so sa next ulit na pag-guest mo dito, no, iba naman ang isi-share mong recipe. Yes. So, salamat at nakapag-share ka rito ng laing.
Okay, so thank you so much for watching. Bye. Hope you like this video. Bye. God bless. Don't forget to subscribe.